such as yung first, let's say, Uranus na ginamit niya na talagang pwedeng makipag-sabayan doon sa or makipaglamangan sa laning phase at manggulo para talagang hindi basta Onyx ang paulit-ulit na nakakagawa nito. Pero now that they're on the blue side and they're open for taking up yung first pick, pwede nga ba nila kuhain yung 1-1? Parang hindi kasi kinukuha agad eh. And again, it's not the safest pick, no? Na kapag 1-1 early ka, madalas nakukontra ka. The Valentina is also open. Yup. Another turn that they could possibly do is take the Fredrin. Na pwedeng gamitin ni Magistar. Kasi yun yung ilan sa mga bagay na talaga nagpapahirap sa kanila, not even before the start of the game. Like, yung drafting prowess na flexible kasi yung Fredrin in like difficult situations, but it would be pretty understandable kung pipili sila ng ibang hero. Of course, it is gonna be the Valentina. Left ang Fredrin again na buksan para dito kay Kyrie and also another hero, probably the Matilda or the Angela if they want to. Kahit na mag-Bruno sila, ayos lang din depending on what Coach Jeb wants. Yeah, and now, the Fredrin is still open for Kyrie or even Palita ni dito kay Boots. Nakita na natin na naglaro siya ng D-Roth and there are several other heroes na pwede pang laruin ng Sky King. Kaya naman kailangan nating abangan kung magkakaroon nga ba ng flex pick o manggugulat na naman ba dito si Sans. Kasi isang game na lang eh. Hinawa na nila dati to. Pwede nilang gawin muli. Pero Fredrin, lock it. Yup, still the same thing. Plus the Bruno na nabanggit natin kanina. So a combination of early game pressure ang i-apply dito ng kupunan ng Onyx towards Devu. Devu has the opportunity to pick up an explainer. Kung tutuosin, pwede silang mag-kit bomb but there is the hero here if they want to. They could even go for other heroes as well depending on the situation that calls. Yeah, parang at this point hindi na ako sure kung i-jungle na agad to ni Kyrie o papakitaan na naman nila tayo ng swap kasi yung iba pa naman yung heroes such as the Fanny, they're also open. Yup. Just in case naban Fanny. So, hindi na pala pwede yung ganong klaseng option. Talagang baka may possibility na mapunta na sa kanya to and they're sticking pa din with the classic kit bomba hero na Terizla talaga. The Terizla lock-in for the side of Daveu. And by the way, nung tumutok yung camera kay Carvey, yung tumili dyan sa audience, narinig kita. Narinig kita. Pero yan na nga, Terizla locked in for the side of Daveu. Taas ng area of effect na meron ang Daveu. Pero ayan na nga, ninakaw ang digi ni Sawo. And this is a... medyo mainit to, ah. Wow, a taste of your own medicine. Ginamit ang Dark Magician ni Sawo laban sa kanya. Picking up the Tigreal at ang bilis ng pagpili ng Onyx with that Diggy. I mean, the idea was for Devu. Alam nila na wala pang ban yung, wala pang marksman bans from like the entire first phase. So they were more than willing to leave Carvey's hero na kanina ay pinipick nila ng mga unang, nung first phase pa lang. Basically, at the third pick. Pero ngayon, an immediate pickup of the Diggy kind of neutralizes the threat. Parang dito na pumapasok yung idea na Carvey might just need to show na he is actually a threat. Kasi parang hindi naman masyadong naiisip ngayon ng Onyx na masyado nila kailangang sagutin o pagbawalang makuha ni Carvey yung usually isipin natin super threat na hero such as yung even yung 1-1. Kasi right now, meron na agad silang pansagot. May digi pa sila. So they're taking out other marksmen na potentially mas magiging mahirap lang at tapatan in the late game. Kasi nga, as of now, marami kasi silang mga sagot na pwedeng gamitin kontra dito sa 1-1. And Diggy, by the way, is revealed to be 15 years old in the game. And you talked about yung mga sagot na pwedeng ilabas. And ang naging sagot for Onyx Indonesia is taking away the comfort picks ni Carvey. In an interview, nasabi na ni Carvey na ang paborito niyang hero ay Beatrix dahil sa kanyang idol na si Kelra na gusto din niyang malabanan in the internet national scene soon. Uy, nandyan siya. Nanunood pa naman ngayon. So, kailangan pakitaan mo talaga ang iyong idol. And in the same way, objectively speaking, yung Beatrix and yung Iksha are the perfect bands here for the side of Onyx. Dahil yung Tigreal yung kailangan nilang lalahanin. You need AOE damage for that hero para magawa niya yung plays that would be necessary. So now, Devu has the option to pick up the Claude kasi most of what we have are not really translating to that. So, yung pressure ay maibibigay na naman ng Bruno dun sa laning matchups. And dahil yung mga bomba naman nitong si K-Boy, yung aalalay, then it's gonna be a free
Sans game na magpalibot-libot lang sa mapa, hindi niya kailangan na lumapit. Ang dami mo mang kailangan abangan kapag Devo ka, no? Bukod sa mga Astral Echo and Astral Recalls na binabato dito ni Sans, kailangan mo pang ingatan yung bomba ni Diggy na ikakalat ni Kiboy. Ang problema nito, kung saan ka man tumingin, mapalupa man o langit, ay talagang may mananakit sa'yo. Pero mukhang kukunin na side ng Devo ang Lancelot, kasabayan na rin ng isang Iritel na magkukompleto ng kanilang lineup. Do you think Devo may chance against this one, Brigida? Parang kung ang itlalaban na talaga nila this time around ay yung kanilang capability to contest. Maganda-ganda yung meron silang hawak-hawak ngayon at Hygiel, Teresa, as well as yung Lancelot again with the Thorn Throws and Retribution combo na pwede nilang gamitin kontra kay Kyrie. But that is going to be a struggle talaga kontra dito sa napakalinis mag-retry na meron ng two consecutive MVPs in this series na player na ating tinitingnan ngayon sa ating harapan. Kaya kinakailangan talagang ma-pull off nila yung pinakamagandang pwedeng combo na gamitin kasi right now naman, they also have the Valentina so they can potentially steal the time's journey para kung meron mang makita tayong setup galing dito sa Onyx ay manegate nila. Pero hindi kasi rin kukuha ng sobrang ma-setup na XP yung Onyx. Sa halip, sila pa yung kukuha nung binanggit natin kanina, Uranus, na pang-disrupt talaga dito sa flow na pwedeng gawin ng Deus Vault. At ito na nga, game number 3. Papadala na ba ng Onyx Indonesia ang Deus Vault pababa ng lower bracket? O makakita pa ba tayo ng game 4? Huling tingin sa ating mga teams dito sa komposisyon na kanilang mga idadalan. Onyx Indonesia, marami silang crowd control with the Fredrin, pero meron din silang anti-crowd control with the Diggy. Yeah, maraming pwedeng kuhain talaga dito si Sunset Lover na magiging pabor din para sa kanyang kupunan. Either yung vision or either talaga yung pang-negate dun sa mga pwedeng maging problema rin na taunt na manggagaling nga dito sa side ng Onyx. Pero overall, yung mga pwede nating i-anticipate na engages dito mula sa side ng Deus Vault, mas katakot-takot din. Kailangan lang talagang malinis nilang may execute ito kontra sa lineup ng Onyx at hindi bigyan ng opening o opportunity ang Onyx na makasagot ulit sa kanila kapag nag-engage na sila. Pag-usapan natin ang early game, Hans. Anong ine-expect mong makita? Makakalamang ba dito ang Deus Vault? I mean, you could expect for Magistar to roam around the map faster than Kyrie, except for the fact na baka meron na Season Hunter na gamit itong dalawang junglers na to, so they will be moving all the same. Sunset Lover, kailangan niyang i-exert yung kanyang aggression and dominance against Suns dahil wala pa namang gaanong damage. She will only be relying on the wave clear na meron yung Novaria at this point in time. In 1 minute in, tignan natin ang ating mga emblem set. May napapansin ba kayong mga kakaiba dito? Parang mga standard set lang ating nakikita. Oh, same na same nga yung hawak ngayon ni Chewe at ni Carvey dito. Both assassin emblems and getting the fatal tenacity as well as the quantum charge to really ensure na talagang pagka may teamfight or even in the laning stages, meron naman silang additional mobility pa. And kunat, para kung masakali man na i-gank sila, kaya pa nilang i-survive kahit papaano yung kanilang mga yari. Kasi ngayon, nakikita nga natin, nasa baba na agad si Magistar. Pero nandiyan naman yung alalay kasi na itong Onyx, which is si Kiboy. Talagang ito yung pwede mong i-expect with a Diggy and a Bruno in your lineup. Yup, also take a note of the Wilderness Blessing na hinahawakan ng Uranus because he wants to join the team fights as much as possible habang maaga pa lang. We will kind of expect that Magistar will try to contest itong mga turtle objectives dahil meron naman silang kits to do so. Try to put the pressure off of Carvey's shoulders na ngayon ay medyo pinupuro siya na parehas nitong si Chewe and Kiboy. So they will really have to take those turtles or kung hindi, ay talaga mayayari sila sa laban ito. Ito yung kadalasang nakikita natin na Bruno plus one na inaalagaan yung Bruno para makakuha ng dagdag na gold plating. At hindi dahil hindi sila nakakuha ng kills, kundi nakakuha pa rin sila ng additional gold via the plating as Onyx Indonesia secures the first, secures the position around the first turtle. Yup, the first turtle is yet to be secured. Kaya ngayon ay nireset muna nila yung turtle. Try to look for information na ibinigay ni San sa tulong ng kanyang Astral Echo. The rest of the members here, Kid Bomba, nasa may bandang likuran. Both XP laners are the ones na humahawak dito sa turtle objective na to. And Sawo joining the party, Sunset Lover as well. Ibibigay na kaya ito ng Onyx. Kyrie, nandun lang sa gilid. Yup, nandito, trying to look for the extra dash away. Pero nandun naman yung penalty zone. Magistar getting the first turtle of this fight. Kid Bomba joining the party. Pero nandun yung Appraiser's Wrath na ibibitaw nila kay Sawo na rin. Magistar, the only Devu person coming in from the blue side. Sunset Lover gagamit din ng kanyang Time's Journey
kanina na kopya niya mula dito kay Kiboy, pero tatamaan din ng Star Shutter. Napakaganda nung ginawa doon ng Deus Vault na or nang ginawa doon ni Boots kontra sa Deus Vault, na talagang especially si Kid Bomba ay sobrang pinoke na niya prior doon sa ating nakitang turtle. So nangangalahati or less than half na yung HP agad ni Kid Bomba bago niya man i-commit yung kanyang penalty zone, which resulted in an easy kill para nga dito sa Onyx the moment na talagang tumalon na siya doon sa likod. Talagang pa-consecration lang doon si Boots at talagang ginugulo niya lang yung mga players dito na in this vault. Despite them actually being able to take that turtle, dalawang crucial kills ang nakita nating napasa kamay doon ng Onyx, si Sawo at si Kid Bomba, na yung dalawang setup pa nila. Ang nakakairita dito, no, if you're Magistore, dinidikit ang galan talaga ng Yura. Literal nilalakaran siya at sinisiguradong hindi maganda ang kanyang oras around that turtle pit. Pero dito muli tayo sa bot lane. Sawo for the play, pero mukhang sasaluhin lang niya mga bomba na nanggagaling dito kay Diggy. Yup, kumbaga Boots is a lance magnet kung tutuusin. Oh. Magistore, no? Nalalatagan niya talaga ng damage. So, alam ni Kyrie and company kung saan sila manggagaling, and Boots even going all the way for that. Pero ginagamita siya ng mga skills, and yet, makakatakas pa rin si Boots with an extra purify skill to stay alive. Nakakairita talaga ang isang Yura na marunong mag-risk management. Literal, dinikitan yung Lancelot, dinedelay siya. Oy. Dahil dyan, si Carvey ay mabibigyan na ata. Carvey trying to drive away at may iwasan niya yung kanyang appraisal trap, but look at the flicker coming in. Pero si Carvey pinama pa rin, and the taunt is the end of Carvey in that fight. Meanwhile, Chewe, Sawo nakapalibot na naman dito. Sunset Lover, Kid Bomba joining the party as well. Will they be able to make it in time? Kyrie? But the damage has been done. Kyrie using the taunts again, pero si Kid Bomba ay mahatak sabay ng Star Shutter at siya ay babalik na lang sa kanyang sarili. At mukhang turtle na dito ang Day's Vault. Onyx Indonesia makakapag-heal back naman si Kyrie, pero mukhang mauuna ang Daevu sa turtle na to. Pwedeng maglakad si Kyrie at Rumetri na lamang, pero mukhang magiging delikado ang mission na yon. Kaya naman sa baba muna ang kanilang tawag. Yup, 25% na buhay ni Kyrie. All he need is an extra dash, and doon naman yung extra retribution skill, and Kyrie takes another tick or turtle na mapupunta dito sa side ng Onyx. Butsa naman ang pupupuruhan dito. He doesn't have the purify skill, so he might go down here dahil sa penalty zone na nalatag ni Kid Bomba. That's a kill for a turtle, but Onyx stays in the lead. Medyo mahirap yun ha, yung naka-torn rose tapos sa re-retrihan mo, but for some reason, kay Kyrie pa rin napunta. Oh, sabi dito kasi ni Sao, sabi kasi dito ni Kiboy, sige, kaya natin to. Meron pa tayong times journey na pwede natin gamitin para lang lalo tayong mas maging matapang kapag ka magko-contest na tayo. And they had that much trust in Kyrie na kaya niya talagang i-secure yung turtle objective na yon, which he did. So, resulting in kahit na sinimulan na talaga ng Deus Vault kanina at iisipin mong maganda na yon para sa kanila kasi talagang nagkaroon na ng ipitan dito sa bottom lane. Magkakaroon na naman yata. Tapos Kid Bomba ang target. Yup, oh, Kid Bomba no. Mahihila dito no kanya reverse time, also using the flicker to be able to get away, pero si Kyrie tinatangke na to. Sabi niya, gora na natin at ilaban na, pero Kid Bomba is actually gonna escape. That's a failed kill na mapupunta dapat sa Onyx. So now it's Boots' turn to feel the pressure. Burns everything with the flicker as well. Boots, mukhang kailangan na niyang tumakas sa tibigay ang Torres sa taas, pero may trade naman na magmumula sa Onyx doon sa baba. 40 seconds bago lumabas ang pinakahuling turtle ng larong ito. Crucial item pick up para kay Kyrie, a blade armor. Ito yung literal na yung iritel pipigilan ng umatake sa harapan ni Kyrie. Oh, mag-aalangan ka na at magdadalawang isip, pero si Sans. Finally taking a kill for himself. Magistore making it happen as well. Kiboy nandun sa may patalikuran, gumamit ng times journey of his own. But the target of Daevu is gonna be this first one. And actually si Kyrie rin, dahil malalatagan siya ng sobrang daming knockups and crowd control skills. Chewe is gonna be taking a brother damage. Dalawang flicker na nagamit ng Onyx. And now, Deus Vault is actually making the move. Here comes Boots. Mukhang tatakas naman siya dahil tatlong kanyang kalaban. At mukhang minions ang gusto niyang gawin habang nagtaturtle na si Magistore. That was a great call from Daevu. Nagkaroon din ng malaking gold swing. Yeah, kung inaakala natin kanina na tumitigil na siya sa mas magandang mga trades na nagagawa ng Daevu this time in this game, hindi lang pala yun kasi nakakalamang talaga sila at nakakahanap ng mabilisang mga transition sa mga objectives. At Si Boots ngayon yata'y hindi na kinakaya. Dinalawa ba naman ni Sunset Lover pati ni Kid Bomba? And in addition to that, another turret has been taken, and this is what we were looking for from Deus Vault for the longest time. Yung balance ng kills and also taking objectives ay nagagawa na nila ngayon, but yet 1.9k pa rin ang kanilang nagiging kalamangan. They have to take care of this gold lead. And 2k gold lead, no? Kanina nakita natin binaliktad ng Onyx ang 4k, but this time Deus Vault, they lost the early game, regained the mid game. Tignan natin ang mga items
Nasaan na ba? Kamusta na ba ang debut dito? Medyo maganda na yung nagiging timpla. Although dalawa na yung core items na hawak-hawak kasi ni Chewe kontra dito kay Carvy. Ang pinaka talagang minamataan na natin ngayon is the fact na naggagawa na mag-group together talaga dito ng Dios Vault. At kumbaga yung nagagamit na kontra pa dito sa Onyx yung iilan sa mga skills na iisipin. Sawo! Pinaka maganda na para sa kanila pero Fury magagamit naman doon ni Sans. Oh man, ang daming nagamit na attributes ni Sawo sa pagkakataon na yun. That's a conceal plus an extra implosion. So it is another failed attempt by a takedown. Sans is still alive, but Skyrim naman ang kanilang pupuruhan dito. Starshelter is gonna be committed. Sunset Lover, Kid Bomba, cut to 75 and 65 in terms of HP. After that, Appraiser's Wrath. And Kyrie is gonna be safely taken this purple. 10 seconds sa flicker, Nicky Boy. Sans, 60 seconds bago lumabas ang kanyang Fury. By that time, may flicker implosion na ulit si Sawo. So worthy naman ang ginawa niyang trade kanina. Saktong-sakto para sa pinakaunang Lord ng larong ito na magsuspawn in 20 seconds. Pero sa baba naman ata si Boots ang kanilang bibigyan. She's here. At malalatagan na naman siya ng damage output. The Purify is there, but will he buy enough time? And he's been target practice para kay Carvy na ngayon ay 2-1-0 na. Ginawang punching bag. At ayan na nga, nilabas ang Ducati. Masakit talaga yan, boy. Oo, parang maganda ang nagiging sagot talaga ng Dios Vault dito na alam nila kung paanong hihiwalay dito si Boots. So siya naman ang hinahanap ng paulit-ulit. At nasasakto pa yon right before crucial objectives such as this Lord. Kasi nga naman wala tayong sobrang ine-expect na parang crowd control or setup coming in from Onyx. So yung makabawas pa sila ng isang napakalaking panggulo, napakalaking bagay na nun. Kasi Dios Vault ngayon yung pinakamatapang or nakikita nating nakakakuha talaga ng magagandang setup tulad nito. Alright, Bomba. Look, Bombo though. Ginamit niya na yung penalty zone niya. Star Shutter is gonna be there para kay Magister as well. Pero kung sino ang side ng Deus Vault na makakuha niyan. Pero Kid Bomba is actually gonna go down in the process as well. Sawo tumulak pabalik. Pero Sunset Lover ay babalik na rin mag-isa kasi naramdaman niya yung damage output na nagaling kay Sans. But that is a win para sa side ng Deus Vault getting the Lord. One turret and one casualty ang babayaran ng Deus Vault for that Lord. Tanong ay magagamit ba nila ang Lord? 8 seconds para kay Kid Bomba. Onyx Indonesia, nasa depensa. Ang posible na lang nating pinaka-anticipate from Onyx is the fact na hindi pa naman nabibigyan si Chewe pero Boots using the Purify once again at makakataka siya sa pagkakataon na yun unless hindi ganun ang mangyayari. Chewe is gonna be using his best or doing his best para makadepensa in terms of this top inner turret. And Chewe! Si Magister sa likuran but Chewe using the extra dash and the flicker to be able to get away. Wala na dash pa! Ito si Magister and here comes the counter-attack coming in from Onyx. The Sky Kings are looking for another casualty pero Kid Bomba and Sunset Lover, they are setting their sights on him. Sans, naghanap na naman ng Star Shutter. Wala nang kahit anong tore pa na makakadepensa sa kanila but they will disengage. Onyx gets another kill. Gusto lang makaisa ni Magister eh. Gusto lang talaga niya maka-asi kaso wala, nabigyan ng max range a Star Shatter. Ito yung hihintay na lang Onyx eh. Kasi nga sabi natin kanina, wala naman silang sobrang magiging pang-engage apart from Kyrie. So unless they know the circumstances are really great para sa kanila, hindi naman nila sobrang ipipilit yung laban. Whereas Dios Vault, ito yung pwedeng i-capitalize naman ng Onyx na kapag sila naman yung naghanap ng engage, malapit na sa mapa nila, pwedeng sumagot na lang ang Onyx basta-basta. Pero paano nila sasagutin to? Si Boots na naman, taking a breath of the damage, pero kung hindi niya nakakayanin yun. Pero si Kyrie, sabi niya, ubus na mga skills sa mga to. Yung taunt na ginawang taunt talong ng Kyrie and the rest of the Sky Kings. Sawa is gonna be taken down as well. And that's 1-3. Onyx with another haymaker para ibalik sa kanila ang kalamangan. Three-man taunt. Kapag pogi, mapapatingin ka talaga. Ito yung difference ng meron na agad-agad respon na nagmumula sa Onyx na kaya nang sumagot doon sa hinahanap paulit-ulit ng Deus Vault etong si Boots. Natitingnan natin ngayon sa ating instant relay brought to us by Smart. Talagang binuhos na nila ultimo etong implosion. Lahat ng mga ultimates na pwede nilang makuha at magawa. Pero Kyrie, napakadalong pasok. Talagang tatlo-tatlo ang nahuli with that taunt. At hindi na nagkaila dito si Sans. Napatamain lang yung sobrang asintadong Star Shatter sa pahabol pa nilang kill kay Sawo. 3K ang gold lead kanina ng Dae Vu. But after that Lord push na sabihin na lang natin hindi naging ganun kaganda para sa kanila ay lamang na muli ang Onyx Indonesia. Take note na match point na ito para sa Onyx. Kaya kapag nanalo sila, this game ay kailangan bumaba ng Dae Vu sa lower bracket. Kaya bawal na magkamali. If you're Dae Vu, 15 seconds bago lumabas ang second Lord of the game. And it's going to be a Luminous Lord. Safely landing ang side ng Onyx dito. They have calculated moves sa kanilang ginagawa. They wanted to go for
extra kills at ginawa nila yon sa tulong ni Boots' sacrificial play, and that is exactly what they need, lalo na pagdating ng Lord fight. They know their roles, but the question is who will be able to take this one as the Lord is gonna be reset. Okay, hindi pa nila alam kung nasan siya Carvey, but although medyo nakita naman na siya doon sa top lane kasi nag-clear na siya ng wave, so meron ng ideya ngayon, rather ang Deus Bolt, sa kung nasan lalos yung mga players ng Onyx, lalo na si Sawo ay nakabantay sarado kaya Kyrie, which is something you might want to really pay attention to, kasi kapag ginulat na naman niya tayo sa isang implosion na makakahuli ng ilang mga miyembro, eh medyo magkakaroon na ng sapilitang times journey para rito kay T-Boy perhaps, pero nahanap naman siya doon ni Kyrie. Napakarami ng panggugulo ang sinisimulan ng parehong teams natin ngayon. Lord Dance ang ating pinapanood. Onyx Indonesia nakakalamang. Hihilain nila ang Lord sa side nila at mukhang si Boots ang tatangke ng damage nito. Nagbabatola. Punali na lang, hindi ko nakita. Kalahati HP para dito sa Lord. Onyx Indonesia, mukhang all-in na nila to. All-in nila to. Carvey medyo nangalahati yung buhay. And now they wanna go for the extra conceal. They have to be wary of Kiboy. Boots nandun sa may mga harapan. Kid Boba using the penalty zone as well. Pero mukhang walang tatamaan. Abyssim Strike and Kyrie. Siya pa rin talaga ang makakuha ng Lord in this fight. And Devu actually disengages. Ibang klase yung presence of mind na hawak-hawak dito ni Sans. Nakita natin kanina na despite or lalo pa at napaka-low na nung Lord, talagang tiyak na meron ng mag-e-engage dito, maghahanap ng simula doon sa mga potential clashes na makikita natin. Pero Sans there, remained alert, hinahanap niya at talagang tinignan niya ng maigi yung mga pwedeng panggalingan, especially na itong si Sawo. So na-reveal niya na agad using the Astral Meteor. Oh. So wala na tayo nakita nga or hindi na niya masyado pang nagawang sorpresahin pa yung ibang mga players doon na Onyx. And isa pa doon, literal na wala nang pumansin doon sa dalawang junglers natin. Oh, yeah. So literal na retribattle lang yung nangyari sa kanila. And nakalamang pa rin si Kyrie as we watch that retribattle. I would say that this series is turning really bad for Devu. Kanina nakabawi na sila. Pero ngayon, na nasecure na naman ng Onyx ang Lord, kailangan na naman nilang dumepensa. Kamustahin muna natin ang ating crowd sa EVM. Mga nanonood ng Onyx versus Devu. At mukhang sa'yo yung mga inflatable na ganyan. Hindi ko pa nahawakan yun eh. Kayo ba? Clappers clappers daw tawag. Sabi nila. Mag-aabang tayo mamaya in terms of it. And I'm sure that everybody else is looking forward to this matchup. Kung ano ba ang mangyayari within this series. Bakit? Kumaway pa balik. Kumakaway sila eh. Kumakaway sila eh. Kumakaway tayo. Pwede naman tayo tumalikot. Kumakaway kami pa balik. Talikot kayo dito. Tingin kayo sa amin. Hello po! Ayan. Ang saya dito, actually, sa EVM. Greetings! Greetings mula sa ating MPLPH family. Nakakamiss ang MPL Philippines, no? And in fact, ang daming nga nag-homecoming in this M5. The story, sa simula ng group stage, no, day one pa lang, ang dami nating mga Pilipinong napanood. In fact, in this game, this is EECA region in Indonesia, pero may mga Pilipino tayong pinapanood. We have Kyrie and Coach Yeb in the side of Onyx Indonesia. And for the side of this vault, si Carvey ay half Pinoy. And ewan ko kung napanood nyo na ba yung story ni Carvey, no, na in-explain niya or kwento niya kung paano nga ba siya napunta sa MLBB. Narinig nyo na ba yan? Yeah, I think I had a little bit of an information na minsan. Or kumbaga yun yung, yun yung villain arc niya nung una na parang iniisip niya na medyo, or iniisip na ibang tao that he wasn't cut out to be in the World Championship. He wasn't cut out to play in M5. And yet, here he is, representing still for ECA. In the upper bracket. And hindi birong labanan ng Onyx Indonesia. And I would say yung sinabi nga niya doon sa kanyang sa interview, ay na-discover ni Carvey ang MLBB nung nagbakasyon daw siya sa Pilipinas. Yun daw ang nilalaro ng kanyang mga kamag-anak. And then pagbalik niya, parang sinubukan niya sa kanyang sariling region, and now he's in the World Championships. Imagine niyo yun, no? Umuwi ka lang, sabihin natin, magkakaroon na ng mga holidays at kung iba pa. Tapos na discover mo yung laro na yun, tapos pagbalik mo after a few years ay nandito ka na. Yep. It's one of those stories na hindi mo talaga alam kung anong hihila sa'yo papunta sa mga malalaking bagay katulad ng M5. Oh, kaya ang bomba mentality quote of the day ngayon ay... Ano bang mga bomba mentality natin dyan? May mga naalala ba kayo? Iniisip ko kung ano yun eh. Kasi nabanggit mo na kanina eh. Yung hanggat iniisip mo na kaya mong manalo, mananalo ka. At yun ang ideya na gustong itanim
ni Kid Bomba. Hu! Oh, oh. Oh. Oh, ayan na nga, papasok na tayo muli sa ating laro. At yung ideya na yan na pagkapanalo ay hindi naman ibig sabihin ay tournament na panalo. Ay! Nakuha ni Sans yung orange. Grabe ka naman, Sans. Man of Steel. Oh, Man of Steel. Man of Nakaw. Man of Nakaw. Nakakuha na naman ang sandamakmak na purple object. Oh, then orange at si Kyrie din. Uy. Mga Man of Steel. Money heist na, pre. Hindi naman eh. Hindi naman of Steel. Dalawa na sila. Dalawa na. Ninakaw na ang dalawang buff. Tapos sinampal pa pauwi. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko. Yun ang, day is vault. Yun ang ano tawag ng sinampal ka ng kahirapan, MLBB terms. Ay, ganun talaga yun. Like, legit, at some point talagang it's depriving you of every single objective there is. Starving you in this game. Nakakagutom talaga kapag hindi ka nakakapag-buff. Especially if Lancelot ka at ngayon magpupush na sa top lane ang Lord na to. At pumirma pa si Magistorm. Mukhang mag-clear naman agad nila. Fatom execution, hindi ko bata! Sige, pirma muna. Pero sa amin naman, ang huling alakakit si Kirby Magister going down at the price of the Lord being slain as well. Boots nandito sa may bandang ibaba trying to put the pressure on all of the other four members. Gagamit ang conceal, ang debut. Pero wala silang makikita dito. And there you finally have it. Onyx now setting their sights on the middle lane inhibitor turret. Two turrets. Inhibitors are down. Disiplina lang. Mukhang bot lane naman ang hanap. Uy! Sawo, naka-outer. Sinupalpal ni Kiboy. At si Sawo ngayon ay babagsak. Sunset Lover na ata ang isusunod nila. Block by Kiboy. And here comes next. And Boots is just there to join the party. Carby! Nahatak na mapabalik. And he's gonna go down. Kid Bomba using his final penalty zone para malatagpay. He's actually fighting. Pero shut down. Coming in from Sans with a double kill. And Sunset Lover, Magistar for the final defense. Will they be able to do it? Inabol na si Chewe. Pero Chewe is nowhere to be found. Using the extra slide para makatakas pa. And it seems like Deus Vault is still hanging on. But all confidence is being held by Onyx. Makakadepensa pa ang Defu. Hahanapin ni Magistar si Sans. Tatama ang Thorn Throws. Pero makakalangin naman palayo ang mid laner ng Onyx. The base is exposed para sa Defu. And Onyx, naaamoy na nila ang victory. Ang masasabi ko lang, parang ine-expect ko na kung sino na naman ang The Forgotten One. Meron na naman talaga tayong hindi napapansin na nagagawa ng paulit-ulit yung trabaho niya. Nakukuha lang kung ano yung kinakailangan niya, which is si Chewe na hindi rin natatarget at hanap ng Deus Vault regardless if they have the penalty zone, they have the implosion, at even si Magistor na kaya sanang magtahi at mag-penetrate dito sa backlines ng Onyx kasi nandiyan bantay sarado. Etong si Sawo, etong si Kiboy, hindi rin niya basta-basta kinokommit yung times journey eh. Meron naging penalty zone doon kanina na nakita natin, hindi rin niya basta-basta ginamit or nagamit na nga niya actually prior to that. At ngayon, sila naman ang todo nakakapag-zone at nakakapag-poke kontra sa Deus Vault. Min, nasa ibang rehiyon pa ang Deivu. Ganun kalayo ang mga Astral Recall na Star Shatter na tumatama mula sa Onyx at hindi man lang sila nakalapit sa Lord na yon. It will be the third Lord of the game secured by Onyx at kailangan na namang dumipensa. Pero saan? Sabi ni Carvy, kailangan may pagbawi na bago yung simula ng laban. That's minus one. Sans with a 6-2 and 2 KDA. Wala pa yung Lord pero merong nagbaga sa side ng Deus Vault. Umarangkada na yung Ducati. Papuntang galaxy, nakapatay ng isa. Nirevolusyon na eh. Nirevolusyon na eh. Paano ba yung tunog ng motor? Wow! Alam mo naman, kailangan na ilaban to. And that is exactly the same sentiment, the same sound na gusto ng side ng Onyx. They're revving it up. Even with the Ducati going on to the Deus Vault side. They want to go for this Lord defense. Boots nakalatag na naman. At mukhang yung revolusyon ng Deus Vault ay nandyan pa rin. Valiant stand, still yes, standing. We have to comment yung defense na ginagawa dito ng Deus Vault. Bukod pa sa isang napakalaking bagay na ang nawala sa Onyx dahil nga tumumba na doon etong si Sans, hindi talaga hinahayaan ng Deus Vault na makatuloy na ng sobrang Onyx. Siyempre, kinakailangan mo rin kasi isipin, medyo may threat pa rin ng surprise penalty zone or implosion na pwede mong matanggap mula sa kanila na kapag ka meron nang nakapag-force na isa doon sa times journey, medyo magiging crucial na kung paano nyo itutuloy or magiging succeeding na mga pangyayari sa ating team fight. Pero nandiyan na ulit, nagbabalik na si Sans dito, although wala na nga yung Lord. So kung patience lang ang usapan at disiplina lang talaga, ang Onyx yata ay hindi naman magpupumulit na. Oo, sisiguraduhin lang nila na pinopoke nila pa ulit-ulit ang Deivu.
kukunin ang mga jungle camps. Ironic, Indonesia slowly choking out Daewoo in this game. Pero papasok na kasi tayo sa punto kung saan lahat naman ay naka-lock item na. In one big team fight, one good set na nagmumula kay Sawo or even a pick-off could change things para sa Daewoo. Ironic, Indonesia, kailangan na rin nila mag-ingat. No? Lamang sila from early towards the late game. Pero at this point, ay nakakahabol na ng items ang Daewoo. Yup, glad you've mentioned that. Kasi si Carvy ang kailangan pagtuunan ng pansin dito para sa Onyx. Kasi he's slowly carving his way for Deus Vult's victory. And speaking of which, alatag na naman yung extra taunts. Kisawa na naman tatama. Where's gonna be Kid Bomba's penalty zone? Pero Time's Journey ay ginamit ang pareha sa team. Sawo also using the extra flicker and the dash to be able to get away. Pero mapapalaban na lang yata. Kid Boy! Na mataan. And it is gonna be Carvy taking down the Ziggy as well. Pero si Kid Bomba, wawala na naman. Ikaw ba si Kid Bomba? Here comes the boom. Boom then, and it's gonna be a one-for-one take for Deus Vult and Onyx, and both of the teams disengaged, pero hindi pwedeng walang bawi dahil kuha nila ang purple buff. Oh no, wala ngayon ang tagat-cancel o ang Time's Journey para sa Onyx, pero wala rin kasi yung isang pang-engage ng side ng Deus Vult. At sobrang nahahanap na ngayon nila Sanz o sobrang hinaharangan na rin nila yung mga players ng Deus Vult. Mukhang mabilisang Lord ang kanilang magiging pakay kasi si Magistor pa ang pinaka-napopok at nababawasan. Hindi biro ngayon yung ginagawang pantay sarado ng side ng Onyx. Carvy daw nahanap, tinamaan ng Worldy at hindi lang talaga pinalapit doon ng Onyx. Talagang sinecure lang nila oh, yes. Yung Lord. Evolved Lord secured para sa side ng Onyx. And this is one of the hardest, if not, ang pinakamahirap na depensang gagawin ng Daewoo para makapag-secure ng game number 4. Match point for Onyx Indonesia. Evolved Lord marching in mid lane. Ano kaya ang pwedeng gawin ng Daewoo dito? You have to trust in Carvy at this point. Full item na siya at makikita mo naman yung damage output na binibigay niya kahit si Boots at some point ay hindi na talaga kinakaya yun. Pero si Carvy, nangalahati yung buhay. Actually, lagpas kalahati na nga. So si Boots going on to the offensive. Sunset Lover na iwan sa may patalikuran. Magistar is trying to help the team. Actually, Magistar is trying Sawo to secure every single Lord objective para mabutas na. Pero si Sawo, popping off the immortality, Boots sets his sights on the rest of the members in. Pero yung Lord ay buhay pa rin. Sunset extra Lover! 10 from Sunset. But Magistar is there. Kid Bomba with a penalty zone as well. Pero dito na si Carvy, unleashing every single moment. Pero Magistar and Carvy are the only ones left. Revving up to victory. A maniac para kay Chewe. And they are doing their very best to wrap it up for Magistar as the Sky Kings secures the upper bracket final.